This is my family. Good morning! Eh, actually, tanghali na. Sorry. Wala pa rin akong energy. Alam niyo ba, nag-gumising ako kanina. Nag-prepare ako kay Jaya. Tapos after that, pag alis ni Jaya, nahinga ako. Hindi sa walang energy. Nanghina yung katawan. Nanghina talaga. Hindi ko alam kung bakit. Hindi naman ako mainit. Wala naman. Talagang iba lang. Anyway, magsisimula pa lang ako ng araw ko. It's already 1 p.m. Alam nyo kanina, ayoko nga rin nanonood ng commercial sa TV. So, gusto ko ngayon kumain french fries. Bakit ako kasi yung commercial ng french fries. Yung ganun lang ako, gusto ko. Tapos pag nandyan na, parang ayaw ko na. Pero syempre hindi ko na pwede sinasabi kay kids kasi syempre sorry naman yung effort niya makasusunod, hindi na siya, hindi na lang ako bilhan. Kasi yung sa Ikbalaga, ngayon na ulit ako nanood kasi na Ikbalaga, yun, lagi ko na nandyan na pala si ano, no, si Tina at saka si Sheena. Galing nga si Tina at saka si Sheena. Pareho nag-YouTube yan dahil. Ewan ko nag-YouTube pa si Sheena ngayon. Ay, pero nag-meet na kami niya, nagpunta yan nung ano, nung nag-meet and greet kami sa MOA dati. Nagpunta siya, kasama niya yung anak niya. Yun. Sheena, if you're watching, hi! Kay Tina na rin, if you're watching, if ever. Hola. Hola. Osto. Found it. Yun. Hanap ko. Paris. Nagpabili ako kay kids nung, ano ba yun? For ako. Cheese waffle. Kasi gusto ko talaga siyang tikwan. Nung last na pumunta kami. Yung cheese? Yeah. Yeah. For cheese waffle. Sabi ko kasi, nakita ko yun sa commercial. Yung kay Tom Rodriguez. Tapos, nung last time na pumunta kami ng Burger King na sold out. Sabi ko, ganun siguro kasarap yun kaya sold out. Ngayon, sana makabili si kids ngayon. Pasensya na kayo, wala akong ma-vlog talaga today kasi nandito lang ako nakahiga para ako wala yung energy. Para ako ano, para akong pagod na pagod. Ayun, bawi na lang ako sa susunod pero hindi pa naman tapos yung araw eh, mag-vlog si Jaya at si Papa. Huh? Huh? Mag-vlog kayo, diba? Hindi na ako umalis dito. Dito na ako kaunti. Sorry love, wala ko kay energy eh. Uusin mo na. Uy! Ayun ako. Bakit? Yan ang burger. Electric fan. Yan ang burger. Laki. Kasing laki ng face ni Jaya. Tingnan nyo. Ooh, yum. Kain tayo. Hindi ko naubos oh. Ang laki masyado. Kayo, mauubos na yan. Hindi masyado. Sa'yo, naubos mo? Talaga naman. Si Papa talaga. Ay. Si Papa hindi niya type yung cheese waffle. Mas gusto daw niya yung may gulay. Ako gusto yung cheese. Yung cheese na matabang. Para siyang ano, white cheese. Cream cheese. Parang ganun. Matabang siya. Parang kesong puti. Ganun. Excited. Ah, ano kasi ito? Ito yung nag-crack. Nag-crack no. Yung screen? Uh-huh. Oh, so, what now? Wait lang daw. So, yun. Okay, your game is ready to play. Maxis. Naan electric fan. Matatapos ka na? Oh!
Natapos ka na sa Pork Diaries? Dork. Matatapos ka na sa Dork Diaries? Ang tagal ko pang nag-isip na galit tuloy si Chief sa akin. Parang galit ka sa akin. Malit yung ngiti. Kasi ganina pa niya ako tinatanong ano daw gusto kong pagkain. Hindi ko kasi alam talaga eh. Tapos yun din, sabi niya itlog daw. Eh, hindi ko na itlog eh. Tapos alam niyo ba, tagal ko pa nag-isip. Ito lang pala, dito lang ako babagsak. Bagoong tsaka kalamansi. Ang sarap-sarap. Pagulit ko sa akin. Love. Na. Natapos na ni Jay, oh. Ilang pages yan? Kahapon mo lang yan iniram, ah. Galing, ah. Ilang pages? 300? Galing. Manghihirap ka ulit tomorrow. Siya? Ibang box naman. Try mo yung Nancy Drew. Maganda yun. Sorry, hindi ako masyado nakapag-vlog ngayon. Iba yung pakiramdam ko eh. Parang ano, pagod. Tapos ngayon gabi, masakit na yung ulo ko. Sana bukas, okay na. Kaya wala rin ako masyadong mag-vlog. Wala rin nangyari sa buhay ko. Actually, nandyan lang ako. Nandun akong TV. Nandun lang ako para ako nakamagnet sa sofa. Dito na ako nagsistay. Kasi pag sa taas ako nagstay, nakakapagod yung mag-akyat pa na ako sa hagdan. Yun, tulog na sila pa ako. Natutulog na rin ako. Wala na. Hindi ako naligo. Wala, katamad ka talaga. Pero ng toothbrush naman ako, in fairness. Nag-wash lang ako siyang toothbrush. Goodnight! Bukas ulit! Bye! Good morning! Dahil wala akong na-vlog kahapon, iko-combine ko na lang yung vlog yesterday tsaka today para makabahaba. Anyway, nagsimula na ako ng aking araw. Nakapasok na si Jaya. Nakapaglinis na ako ng stove. Naghugas ang pinggan. Nakapagbalis-balis. In short, gumalaw-galaw na ako kasi kahapon wala talaga akong energy. At nanonood ako ng Dragon Ball Z. Yes. Habang naglilinis. Ayan. Request ni Papa, sinampalukang manok. Yung pa, mag-grocery ako kasi wala kami nung mga karne, mga panggisa-gisa. Bumili si Kits mga gulay lang. Pero yung mga karne, hindi kami bumibili sa palengke. Dito kami sa grocery talaga bumibili. So, kailangan ko mag-grocery by 9 para wala masyadong tao sa supermarket. Nakapagsaing na ako. Maglilinis na lang pala ako ng aming mineral pot. Welcome to my fabulous life! Nakapag-ayos din ang aking face. Alam nyo, siguro kung hindi ako nagpa-vlog, hindi ako mag-aayos. Siguro yung paliligo every other day lang. Na-joke lang. Ang tumad-tumad ko kasi lately, wala akong ganang mag-ayos. Kaso minsan, tinatamad ako mag-edit ng vlog. Or minsan pag nag-edit ako ng vlog, parang nahihiya ako sa pagmumukha ko. Parang ang dugyot-dugyot ko na parang, basta, alam niyo yun, hindi naman, yung feeling lang yun, pero hindi naman, basta yun, ang hirap kasi explain eh. Kaya yun, nag-ayos ako ngayon, tsaka ano naman, dapat pala nag-red lips ako, iba kasi talaga effect ng red lips pag kay Kits eh. Pag naka-red lips ako, talagang, ano eh, mas, alam niyo yun, syempre para sa kanya naman, kaya ako nag-aayos, diba? And, minsan, para sa akin din. Parang ano, mas na-enjoy ko, mas iba yung ano niya eh, reaction niya talaga pag naka-red lips ako eh. Pero yun, anyway, ang nilagay ko pala sa mukha ko, yung Nichi Do na BB cream, tapos naglagay muna ako ng Quick FX, tapos ito, tapos nag- mattifying powder. Kung ginamit kong stay matte. Itong ginamit ko, Rimmel Stay Matte na, what is this? Ano bang shade to? Creamy Natural. Yun.
Anyway, pupunta ako ng grocery. Lalabas ako. Mag-grocery lang ako actually. Diba sabi ko kanina, mag-grocery na ako ng 9 a.m. Ayan, after kong kumain. Ay, ano ginagawa ko kanina? Yeah, after kong kumain, inantok na ako. Naupo lang ako sa sofa. Ayun na, nakatulog na ako dun. Pero okay lang. Kasi parang hindi rin ako makatulog nung maayos sa gabi. Kailangan talaga nagnanap ako. Kasi pagising-gising ako sa gabi eh. Tapos kumain na naman ako. Nung madaling araw, talagang ayaw ko ganun yata talaga eh. As long as hindi naman ako yung talagang kulang sa tulog. Kasi nababawi ko naman siya sa araw. Kami nagtatanong sa akin tungkol sa makeup. Kung bakit daw ako nagbe-makeup. Bawal daw yata mag-makeup sa buntis. Ganyan. Actually, hindi. Hindi, ngayon ko nga lang din narinigin na bawal mag-makeup yung buntis eh. Okay lang mag-makeup kasi trace amounts lang naman. Tsaka, una-una, ang bawal sa buntis yung mga may retinol. Yung retinoid, nilalagay sa... Familiar kayo doon sa may yung Retin A dati na gamot. Kasi nagaganin yung nanay ko dati. Para saan yun eh? Para sa pimples yata? Sa acne? Yun, alam ko yun ang bawal kasi yun talaga bawal yun. Tsaka, ano pa yung isa? Salicylic acid. So, anything na may ganong component sa makeup, yun ang bawal. Pero hindi naman ako, yung ginagamit ko, wala namang ganon. Alam ko wala. Tsaka, binabasa ko muna before I apply. Tsaka, nung buntis ako kay Jay, nag-makeup din naman ako. Hindi pa nga ako familiar sa mga ganun, yung mga bawal. Kasi hindi pa ako ang dami ko pang hindi alam. Sabi ko nga ngayong nakatapos na ako ng nursing, ang dami kong hindi alam. Kasi nagbuntis muna ako before ako nakatapos ng nursing. Kaya, nung time na nag-aaral na ako, sabi ko, ganun pala yun. Sabi ko, sayang, no, kung alam ko lang. At least ngayon, may alam na ako kahit papano. Tsaka alam ko na rin kahit nung kasi nagpapaanak, 'di ba? Pag nurse ka, nagpaanak din kayo, na experience yung nagpaanak. Sabi ko nga, kung yung mga babaeng, yung mga nanay na pinaanak, kasi nag-assist ako sa panganganak eh. Kasi kasama sa cases 'yon. Ilang beses din 'yon. Parang sabi ko kung sila nga kayang-kaya, parang wala lang. Tapos hindi man lang sila dinanong kung gusto na mag-painless. Kasi ako lagi ako tinatanong ng OB nun dati. Sabi, gusto mo na mag-painless? Kaya mo pa ba? Yun nga, malaki kong pagkakamali nung nanganak ako. Dapat hindi ako nag-painless. Kasi lalo akong nahirapang umire. Magaling na ako nung una eh, nung nafe-feel ko pa. Kaso nung hindi ko na nafe-feel, sabi ko, saan na ba ako umiire? Hindi ko na maramdaman. Kaya dun ako nahirapan. Dinaganan ako ng tatlo. Hindi ko na nga maalala, parang tatlo yata. Dinaganan ako sa tiyan para lang matulungan na lumabas si Jaya. Kaya, yun. Yun. Tsaka si Jaya ng cord coil siya. Sabi ng doktor. Kaya dapat 1 week pa kami magtatagal sa ospital nun eh. Pero naging okay naman na. Inanunahan na lang siya. May something nga nun eh, parang naipit ko daw si Jaya, kaya nagkapasa-pasa siya kasi bigla ko daw. Wala na ako sa ulirat nung time na nanganganak ako, hindi ko alam, para akong nag-groggy. Siguro sa gamot, sa binigay sa akin. Kaya mas maganda, ang aim ko ngayon, gusto ko natural na walang hindi painless. Gusto ko may pain. Hindi, bahala na sana kahit makayanan ko. Tsaka sana hindi ako ma-CS, pero I'm hopeful na hindi ako ma-CS kasi alam ko kaya ko to. May naalala niya tong lala. Sarap to. Nakakatawa naman to. Gangnam sauna. Ganito na lang kaya bilhin ko. May sweet sauce na, tapos binili na ako squid ball. So, diba? Hindi na ako. Kapagod ako 5 bag, sabi ko, nag-aalangan ako kung magpapahatid pa ako sa bagger. Sabi ko, ang labo! What the heck? Sabi ko, nag-aalangan ako kung magpapahatid pa ako sa bagger.
lima lang naman tong bag, kaso mabigat pala sila. Kinakausap ko nga si baby, sabi ko, baby, sorry ha, konti lang to, konti lang, konting lakad lang. Ay, magluluto na ako ng sinampalukang manok kasi nang gusto ni Papa. Tapos bumili rin ako ng pang spaghetti. Kasi lagi ko nakikita yung spaghetti sauce namin. May spaghetti sauce kami dito. Ayan eh. Ito ah. Sabi ko, magluto nga ako ng ano. Yan yung nakuha ni Kits na libre sa MRT. So, magluto nga ako ng spaghetti. Tapos, puro mga pambaon lang. Ni Jaya. Tsaka binilang ko na siya ng vitamin C. Kasi alam nyo yan yung lagi ko nakakalimutan. Sabi ko, hindi ko na naman siya nabibila ng vitamin C. Yun. Siyempre, tsaka mga snacks ko. Minsan lang naman lang. Pag ano, minsan may gusto ko kong kainin, hindi ko malaman kung ano. Kaya, bumili na lang ako ng iba-iba na iba-ibang pagkain. Iba-ibang mga ngata. Eh, nag-isa lang akong bawang sibuyas kamatis. So, silalagay ko na itong chicken. Wait lang, drain ko lang ito. Gigisa ko lang siya dyan. Okay, so yung daon ng sampalok, ito, 50 pesos yan, yung kakarampot na yan. Kaya wag nyo iti-take for granted yung mga puno ng sampalok. Ako, dati sabi ko, anali-dali lang kumuha ng kumitas ng daon ng sampalok. Ngayon, nandito kami nakatira sa city. Ang hirap maghanap ng sampalok, daon ng sampalok. Nandun kami sa Nova, ano lang eh. Nandun kami sa Nova Liches. Pinipitas lang namin to eh, sa kapitbahay. Ayun. Kaya, imagine no, itong konting 250 pesos. Ang ginawa ko, tinanggal ko na lang yung matitigas, yung tangkay. Bali, ang iniwan ko na lang yung pinaka-leaves niya, tsaka yung malalambot na tangkay. Tapos, pinapakuluan ko lang tong chicken. Wala akong sampalok na totoo, pero mas masarap sana yung kung may totoong sampalok. Ito na lang ilalagay ko yung sinigang mix. Kasi gusto ko maasim. Ayan, timplahan nyo na lang, lagyan nyo ng patis. Kung kulang pa sa asim, dagdagan nyo na lang ng sinigang mix. And then, last, lalagay ko na tong sampalok. Tapos, tapos na. Ang dali lang nitong lutuin. Naglalaway na ako. So, kain tayo. Ay, hindi pa pala dito. Hintayin ko si Papa, pauwi na daw siya eh. For appetizer habang wala pa si Papa, mangga. Alam niyo, masarap to. Kung mahilig kayo dun sa bagoong ng... Yung bagoong na yung binibenta sa mga kato-kato. Naalala ko nung elementary ako, ganun ako eh. Gustong gusto ko yung mangga na tig 5 pesos. Tapos ang sarap nung bagoong ni Manong. Manong talaga. Ano, may manamis-namis. Ganun ang gusto ko yung bagoong. Kalasa nito, SM Bonus Regular Ginisang Bagoong. Pero hindi siya masarap na panluto. Masarap lang siya sa mangga. Matamis kasi masyado eh. Ako, sige. Yum! Andito na si Papa. Kakain na kami. Manood kami ng Game of Thrones. Game of Thrones. Na ano? Parang, ano ba to? 25 minutes lang daw eh. Parang, a day in the life. Yun yung title na. Kain tayo! Yung nasa ibabaw ng rice ko. You know, yung garlic chips. Yung pinanood namin, yung A Day in the Life, pinakita yung paano sila mag-shoot sa Game of Thrones. Imagine tatlong countries in one day. Siyempre, iba-ibang set. Ang galing. Tapos pati yung paggawa nila ng set, siyempre, magsa-start sila from scratch. Parang gumawa talaga sila nung kunwari, yung kagaya ng Fishing Village. Basta lahat yun i-feature sa season 5. Kaya excited na ako. March yata. March pa. Ayun, hindi lang po April. It's last year, April. April 7 yata pinalabas yung Game of Thrones. Kaya, yun. Baka mga April or March. Excited na ako.
sa kami kumain. Gusto ba ko? Mango love! Jaya! Hi! Tama na yan! Wala ka ba assignment? Tama na yan. Ha? Assignment. Kumuha ka na? Jaya, kumuha ka na nito? Kuha kita? Huwag mo itatapon to ha, para meron na tayo lalagyan. Kasi dalawa lang yung nakita kong ganito doon. Ay yung madalas na available na Scotts. Ano, yung refill lang. Kaya maganda yung may lalagyan. Yung flavor ko na to? Mixed berries. Okay lang sa'yo yung mixed berries? Ha? Okay lang sa'yo mixed berries? Hoy! Sabi ko okay lang sa'yo mixed berries. Yes. Tanggalin mo na nga yung earphones na yan. May pinapanood kami ni Kits ngayon na bagong series. Yung How to Get Away with Murder. Ang ganda. First episode pa lang. Ang ganda. Anyway, tinanong ko si Kits kano color ng car gusto niya pagbibili kami. Seryoso pa siya. Sabi niya, gusto daw niya black. Kaya binilang ko siya ng black na car dito sa Sims. Ito lang po, bumili ako ng oddballs na sweet sauce. Hindi ko alam kung paano kasi wala instruction dito kung paano gagawin. Yep. And I got some. Ito lang po. Mura lang siya. Fishball. Fishballs. Tsaka yung isa. Squid balls. I don't know. Masarap na may oddballs, di ba? Alam mo ba yung oddballs? Yung sa food court to, di ba? Ilan na lang kulang natin? Nakailan ka na? Nagko-collect si Jaya. Assignment niya. Kailangan daw na labels ng ml, liter, ano pa ba? ml, liter, grams, milligrams, hindi na. Hindi na milligrams. Kilograms. Kilograms? Oo. Kilograms. Okay. Yes. Kompleto na. Ang hirap yes. Din ah. Kung ano-ano yung pinagkukuhanan yes. Namin ng label para lang makompleto yan. Kilo tsaka ano. Doon mahirap eh. Yung kilo tsaka litro. I promise mama, papagandahin ko yung project para may para worth ito yung worth sa yung effort. Effort. Yun. Oh. May bago akong pinapanood ngayon sa ano. May bago akong episode. Yun nga yung How to Get Away with Murder. Ang ganda. Nakakainis. Kasi hindi laging may cliffhanger. Kaya hindi ka pwedeng ano, yung parang gusto mo nang malaman kung anong mangyayari sa susunod. Yun, ang ganda nun, How to Get Away with Murder. Nalaman ko yun kay Claire Marshall kasi nanonood ako ng vlogs niya. Yun nga, sabi niya, ang ganda doon itong ano na to, nitong series na to. Kaya, tinry ko lang, sabi ni Kate, sige, try namin one episode lang. Tapos yun, ang ganda nga. Nakakaasar kasi parang ano eh. Hindi ka ano, nakaka-addict. Parang hindi mo talaga, parang gusto mo talagang panoorin yung susunod. Nakakaasar. Anyways, pero maganda siya, ang ganda niya talaga. Ayun, tulog na sila kids. Right now, I think I have to sleep 11 p.m. na. So, mag-wash up na lang ako. And then, I'm gonna sleep. Workout daw siya, pero ano? Huwag daw i-vlog. No! No! Workout muna tayo bago makain. Yung energy mo last week, hindi pa na ko-consume. Hey, pa? Ano, wearing a bra?